Tila lahat tayo ay interesado sa kung anumang magiging kahihinatnan ng hinaharap. Ngunit habang imposibleng mahulaan ito, mayroong ilang mga eksperto na may sapat na kaalaman at kakayahan at datos na maaaring maanalisa ang mga bansang mas nakakaangat sa iba sa mga susunod na taon. Ang paggamit ng datos tulad ng inaasahang GDP, ang mga institusyon, ang mga katiwalian ng bansa, ang edukasyon, mga sistema ng batas at ang antas ng pangunlad ay maaaring magbigay ng isang ideya kung paano at alin ang magiging pinakamayamang bansa sa mga susunod na taon. Kaya ating alamin ang mga pinakamayamang bansa sa mga susunod na taon. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging mas updated ka kapag may bagong upload. 7. Singapore. Mula nang humiwalay mula sa Malaysia noong 1965, ang nagsisimulang independenteng republika ng Singapore ay isang maliit na bansa na kabilang sa third world countries na walang likas na yaman at malalang tensyon ng etniko. Pagkalipas ng kalahating siglo, habang ang Singapore ay medyo napinsala noong 2020 ng COVID-19 dahil sa bukas na ekonomiya, ang aktibidad na pang-ekonomiya ay mabilis na nabawi ngayong 2021 at sa mga susunod pang taon. Na may inaasahang pag-unlad na magiging kapansin-pansin, mas mabilis kaysa iba pang mga maunlad na bansa. Gayunpaman, ang karagdagang deglobalization at mabilis na paghina na palago ng lakas ng paggawa ay nagdudulot ng mga panganib. Six, United States. Ang isang nangungunang posisyon sa maraming cutting-edge technological fields, deep capital markets, isang flexible na paggawa sa merkado at malakas na panuntunan ng batas ay ang kadahilanan ng bansang Estados Unidos para maging isa sa pinakamayamang bansa sa mundo, ayon sa GDP per capita. Ang mga ito ay dapat magpatuloy upang suportahan ang ekonomiya sa susunod na ilang taon upang manatili sa mga pinakamayaman na bansa sa mundo. Gayunpaman, ang pagkakahati-hati sa pampolitikal, mataas na antas ng utang, hindi pantay na socio-economic at tensyon sa China ang mga hadlang na maaaring makaapekto sa paglago ng bansa. Five, Denmark. Ang mataas na panuntunan ng ekonomiya ay maaaring masubaybayan sa epektibong pamamahala, mataas na kapital ng tao at isang nakakatulong na kapaligiran sa negosyo. Ang Denmark ay may mga binuong sektor sa serbisyo, exporter ng pagkain at ang ipinagmamalaking renewable energy industry bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan upang mas matugunan ang COVID-19 pandemic. Four, Norway. Ang pagtuklas ng langis at gas sa North Sea noong 1960 ay nagpabago sa ekonomiya ng Norway. Kasama ang gobyerno pagkatapos ay tinayo ang pinakamalaking sovereign wealth fund sa mundo na nagkakahalaga ng higit sa $1 trillion. Sa ngayon, ang enerhiya ay isang pangunahing bahagi ng ekonomiya. Bagaman ang sektor ng serbisyo ang pinakamalaki na mahigit 60% ng GDP ng bansa. Ang Norway ay hindi gaanong naapektuhan ng COVID-19, digaya ng ibang bansa sa Europa at nakita ang paglago sa taong 2021. Dahil sa mas mataas na presyo ng langis at rebounding domestic demand. Three, Switzerland. Ang ekonomiya ng Switzerland ay sinusuportahan ng mahusay na balangkas ng institusyon, isang matatag na mga negosyo at napakataas na sistema ng edukasyon. Pinagmamalaki ng bansa ang malakas na pang-industriya at estratehiyang lokasyon sa gitna ng pinakamalaking pambansang pamilihan ng Europa. Ang bansa ay napagtagumpayan ang hamon ng COVID-19 crisis ng maayos
at salamat sa suporta ng Estado. Kung ikukumpara sa sitwasyon sa katapusan ng 2019, ang antas ng aktividad sa Switzerland sa pagtatapos ng ikatlong quarter ay mas mataas kaysa sa mga kapitbahay sa Europa. Ireland. Sa mga nagdaang dekada, ang Ireland ay mula sa pagiging isang pinakamahirap na bansa sa EU hanggang sa isa sa pinakamayaman na nakatulong sa pag-unlad ng modelong pang-ekonomiyang nakatuon sa pag-export at malaking tagumpay sa foreign direct investment. Particular sa mga malalaking multinational, nakikinabag ang bansa sa buwis na nakukuha dito. Isang matatag na mga negosyo at ang pagiging malapit na ugnayan sa Estados Unidos. Ayon sa forecast, ang Ireland ay magpapatuloy na lumalagong bansa na pinatibay ng malakas na pamumuhunan. Gayunpaman, ang labis na mga alitan sa kalakalan sa UK dahil sa Brexit ay isang potensyal sa pagbabawas sa pagiging mapagkompetensya sa buwis ng bansa. At ito ay may kaakibat na mga panganib. One, Luxembourg. Sa pagtataya ng mga eksperto, ang Luxembourg ay ang pinakamayamang ekonomiya sa buong mundo sa taong 2025 ayon sa sukatan ng GDP. Ang tagumpay sa ekonomiya ng Luxembourg sa mga nagdaang dekada ay dahil sa paglago ng sektor ng serbisyo. Ang bansa ay tahanan ng maraming mahahalagang institusyon ng EU at pinagmamalaki ang isang malaking sektor sa pananalapi. Habang ang ekonomiya ay bahagyang bumaba noong nakaraang taon dahil sa COVID-19, inaasahang ito ay lalakas sa mga darating na taon at nakatakdang mas mataas sa average ng EU nation. Ito ay sa gitna ng patuloy na dynamism sector ng mga serbisyo at malakas na paglago ng populasyon. Ang Luxembourg ay nangunguna rin sa buong mundo sa industriya ng pondo ng pamumuhunan na may mga assets sa ilalim ng pamamahala ng higit sa 4.1 trilyon euro.